So, what's up mga kanayon? Andito kami ngayon upang talakayin namin yung ano ang mga ugali ng aming mga ka-roommate. Kaya medyo tumatagay kami para maganda-gandang kwento. So, let's go! So, mga kanayon, nangunahin natin ay makulit! 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 Hindi naman maiwasan ang hindi ka mag na magkaroon ka ng roommate na makulit. Di ba? Tama! Lahat tayo kailangan maging masaya. Para maingay din ang ating buhay. Parang hindi nakakaboring. ano pa nga ninyo sa makulit? Parang pilosopo, ikaw. Nakog. Diyan naman. Hindi makakausap ng ayos. Hindi, yun ang mga taong hindi makakausap ng ayos sa makulit. Tapos, parang pasaway na rin, ano? Ito matindi. Itong pangalawa natin ay matindi to. Palaw to. Oh, ikaw na naman yan. Hindi, yung palaw to, ikaw. Ako lagi, kahit ko rin naman. Buti na lang ako ligtas dyan at hindi ako palaw to. Ay, mga kanayon ay, base sa aming mga karanasan kasi bilang isang nagdo-dorm sa isang bahay dito sa ano. Oh. Parang ano ko na lang yan, alarm clock. Wala utot. Pag umutot ang silalong ko, gising na yun. kaya pwede ka na mag-ingay. Oo, pwede na ako mag-ingay. Pwede na tayo maging makulit. Ayaw pa tayo, masamid pa ako sa iyong alarm clock. Pag umutot yung isa, putang ina, alas 12 na. Yung isa, alas 2. Ba, maaga akong umutot. Alas 10. Minsan alas 11. Alam mo yan, pero ang pinakaparaw talaga, ikaw. Wala nga naman, ako na naman. Nandiyan naman na, di ba? Parehas lang kayo. Hindi naman may iwas yun kasi nililinis natin yung ratong dyan, siyempre. Kahit may electric pan ka, tumuligan na nakaganyan. Buto sampot mo ay. Napuno na kapag. Kaya yun, may mga ganyan mga ka-roommate. Ewan ko na, siguro sa mga lalaki lang naman yung ganyan. Sa mga babae, ewan ko na kung meron pa rin. Sa babae, meron din siguro yun. Malakas ang hilig, yung mga ganyan. Kahit sa may utot. Ano? Pagod. Ito naman ang ating susunod na topic ngayon. Ayon na yung mga roommate din naman na tamad. Tamad. Ako yata yan. Hindi. Halos lahat naman sa atin. Lahat naman yun. Lahat naman yung tamad. Siyempre, kasi may oras. May time na tamad ka talagang kumilo. Kasi galing ka trabaho eh. Hindi, yung pagtulog niya nakakatamad kumang kasi nakakalambot. Pero talaga meron din naman na tao na mamaya namin nakabihin yung may masipag din naman. Parang ako, sipag. So mga kanayon, tapos na ako dyan mag-job. Bago nga pala sumunod namin yung topic, mapakilala ko muna ang ating mga ang mga ka-roommate ko. Hi, I'm June. Mark. Siyempre, ang mga kakumpas-kumpas na si Captain Pinoy. Meron din tamad maligo. Ako po, ako yun. Ako yun. Hindi. Aminado ako, hindi ako tamad maligo. Pag Shoshi, Shoshi. Kung araw Shoshi, hindi na ilang araw hindi maliligo. Ako, aminado, doon ako nag-vibre pag kahit ilang araw kong Shoshi. Labahe ba yun? Labahe pa, sayang eh. Tamad. Brief talaga. Tamad bang brief? Sabi ang maligo. Kaya na sa hapon. Tapos na ako. Nga pala. Manok. Kaya isa na lang din ang baso namin taga yan. Ay pag kami naman ay meron ng COVID na yan, na corona, ay magkakaawawa din naman kami at magkakaroon nito. Kaya, okay na to. Inuna na yung COVID. Tsaka iwas COVID to. Mga kanayon. Tapos ito naman ang kasunod natin. Ayan, pagbasa na lang mga kanayon. May sariling mundo. Yan, meron din naman na hindi mawawala lalo na pag marami kayo sa isang room. Oh.
Pero talaga, sa tingin ko, sa ating tatlo, wala. Ako minsan, pag ano, pag gusto kong maglaro, ayoko, parang ayoko lumabas ng ano, bed. So, ako nandun lang. Ay, tingin ako kumain ako. Hindi, yun sa'yo. Hindi, kumain pa rin. Yun sa'yo naman kasi. Ano, meron kong ano, meron kasing tao niya. May ginagawa kasi ako. Hindi, no, may ginagawa ako yung gano'n. Meron kasi ng tao na kahit wala namang ginagawa, mas pinipili pa niya na mag-stay na lang sa dorm. Kasi nga naman makipagyabangan ka dun sa mga roommate mo, kaya hanggang sa mag-aaway na ako magpatalo, diba? Okay din yun gano'n. Para sa akin, okay din yun. Pero mas the best talaga ako. Marunong din makasama. Yung lagi kasi kang... Yun talaga number one natin na... Siyempre, tayo-tayo na lang magkakasama sa isang part. Hindi naman natin sila makiplis. Na... Tsaka, so, ano gusto natin, eh, diba? Isa lang kwarto eh. Kung baga sa ano, is ano, akong babaan na lang. Mm-hmm. Kaya pala, kanyari, maingay kami. Maingay kami tatlo, kanyari. Tapos may isa sa amin na ayaw ng inay. Siyempre, kami yung mag-a-adjust. Kasi kami yung makakabulabog. Ngayon naman, lalabas pa lang kami ng dorm para kung baga sa ano eh. Anong ginagawa mo? Sikat na ako. Ang kasunod namin topic ngayon ay palahilik. Iyon. Paliwanag niyo, bakit palahilik ang tayo dito sa, ano, sa dorm? Kasi pagka dating sa trabaho, kakain ng marami, syempre pagod. Kakataos lang kumain, busog. Pag napahiga sa bed, ayun. Hindi mo na mamamalayan na makakatulog ka na. At saka talagang nakakapagod talaga ang trabaho dito. Mm-hmm. Hindi ka mukha nung sa mga previous na nating company na pag nakakota ka na, tigil na. Tigil na. Dito kasi butang na, kahit oras. Basta may oras pa, trabaho. Mm-hmm. Tsaka dito, hirap. Hirap din. Kaya pagdating sa bahay, minsan hindi na nakapagpulit ang damit. Sa pagod yun. Kaya pagod tayo na pagod, kaya sobrang lakas ng hilit. Hindi naman natin alam tayo nahilig, kaya nakakapagsabi tayo, tayo na rin. Oh, yeah. Kaya nga yun yung topic natin dito is dito sa atin na ano, ang kaligawa nga ng yung tayo magkakasama. Oh, tapos minsan pa ako nagsasalita ng mga to. Sumisigaw pa. Sumisigaw. Bukod sa nagsasalita na, nangangain pa ng ipin niya. Nakala ko. Hindi ko naman alam. Akala ko minsan po ito, mapag-ingay lang ako ng konti. Akala ko kasi sinisigaw ko ng po ito. Susunod namin na ano ay... Lasinggero! Yun, lasinggero. Bali dito naman sa... Sa amin naman, hindi naman... Lasinggero. Kagaya nito, once in na blue moon lang kami. Pag ano, pag natapat lang sa rest day. Matripan, ganun ba? Hmm. Pag nagkayaan lang. Ang iba talaga ng iba na halos everyday silang nagiinom. Kahit mababahay na lalaki, siguro na tatanggal din siya ng inip. Oo, oh, di ba? Yung ang nababasa natin yung minsan na yun. Ano yan? Hindi komo tayo nagiinom, yung lasinggero na agad. Oo. Oh, ano kasi hinahanap nga natin. Stress reliever. Hinahanap nga natin, kaya tayo nagiinom parang kapagkwentuhan. Relax. Di ba? Makapag-relax. Ganun. Tsaka ano, pag umiinom ka, parang nakakawala ng problema. Ay, meron naman, ayun na yata daw lasinggero, kahit mag-isa ka na lang, umiinom ka. Ayun, yung agang-aga? Hindi, minsan ano, yung ginagawa nila, anong pampatulog. Pero naman na kahit yung, kunyari, rest day nila, kagaya rin yung mga kasamahan natin yun sa ibang company naman yung mga kanayo. Yung bagay yung pinaka-banding nila yun. Oo, oh, linggo-linggo. Kato sila sa inyo, sa inyong. Alas mag-ano na, umaga. Eh, ayun pa naman tumbak, nung pwede pang tumambay dyan sa iba, ano? Oh. Tayo, hanap lang naman natin, kwentuhan eh, kaya tayo nag-iit. Di mo, magkukwentuhan ba tayo ng ganito kung walang alak? Hindi naman, di ba? Yung magtatagal lang kwentuhan, posible. Tulog. Kasi, aring isa namin ka-roommate ay panggabi. So, ngayon lang siya namin nakakasabay kasi wala rin siyang pato. Ako yun! Kaya yun. Sabado ulit. Sorry ko, Sabado. Ito naman, dito kayo sa Taiwan, mga ano yun, marami yung mga Pinoy goods dito na mabibili ka. Gaya, hindi mo rin masyadong mamimiss ang Pinas kasi gawa nga ng
halos lahat ng produkto ng Pinas ay meron dito. Yung nga lang is... O kung kapag years na hindi din mo. Hindi ka mahalan nga lang naman. Hindi ka mahalan talaga. Siyempre, produkto ng Pinas, dito ang kiligin natin. Oo. Sa paminsan-minsan lang naman. Kasunod natin ay... Galing magluto. Meron ka-roommate ta... Meron at meron ka magiging ka-roommate na magaling magluto, mahilig magluto. Yun nga lang, ang problema ay bawal magluto dito. Minsan makakasingit-singit pa rin. Eh naman, minsan ako nangyari, nagkayayaan. Mag-roommate ang bagan, tapos punta, pwede, alam mo kasi mga anayon, pwede dito sa park na magluto. May park kasi dito na talagang pwede magluto talaga. Iyaw-iyaw, mag-ano na lang kayo, bilhin na lang kayo ng mga uling at saka ng mga butane niyo, saka yung mga kalan niyan. Pero kami, meron kami lutuan dito. Kasi pwede naman magluto kasi dito sa namin, galang talaga. Yun nga, balik tayo sa number 3. Tamad. Siyempre, pagod ka. Ano nga, gigising ka pa ng maaga eh. Pamamalengke pa. Tapos ngayon, nagsarado pa si Coco. Nagsarado pa yung bilihan namin yan, nalayo na kami. Hindi makakabili ng Coco, nabaway limang enting luya. Hindi makakabili ng gano'n. Kanaya na nung ano mo, anong specialty mo pang magluluto ka? Sinigang. Ano sinigang? Medyo madali eh. Ikaw, Jude. Ang gusto kong luto niya may mga gata eh. Oh, ako, buti na lang may YouTube. Ito nga tingin eh. Kaya medyo dito ako natutong ano, magluto. Magluto kasi independent ka na pag nandito ka eh. Oo. Pagiging independent kita. Ako, matututo ka. Matututo talaga. Ako, dumating ako dito, 20. Ngayon, 20, magte-28 na ako. Medyo, running. Running 28. Yan. Medyo marami na akong ano, experience sa buhay. Mga nakakasama ko. Hindi, kasi kami dito, ano, parang magkakapatid na. Kumbaga, siyempre kung may napapasin ko sa isa, sinasabi eh, para malaman niya na, sumbaro na yata ako, mga ganoon. Malalaman mo rin naman sa sarili mo yan kung sumasobra ka na eh. Lalo na kung ano, kung kausap mo yung mas matanda sa'yo, siyempre, ikaw na lang ang mag-a-adjust. Ibig sabihin na, adjustable na. Minsan hindi rin maiwasan eh, lalo na pag nagkakapiruan yan. Ang ano lang kasi, pag ano, pag pikon ka, talo ka. Lalo na pag ano, pag mainitin ang ulo mo. So ngayon, dadako naman tayo sa susunod natin na topic ay malinis. Talaga naman, meron kang makakaroommate din talaga na malinis. Siyempre, sa namin karoom na eh. Tayo, tama lang. Tama lang. Tama lang. Maisipan. Sa katawan, malinis. Pero pag mga lalaki talaga, yan halo-halo na ang amoy. Lalo na pag wala kayong aircon at tatag-init, ang kakababahuan. Lalo na pa ito, lalo na pag lalaki. Tapos meron naman na, kami nagyoyosi kami, pero hindi kami nagyoyosi sa loob ng kwarto namin. Pwede kami lalabas dyan. Kahit mag-iwas kami, sisitahin namin. Lalo na pag sa loob, syempre. Kababuyan na yun. Syempre, pagkagaling ko trabaho. Sindi ako. Tapos tatawin ako dito. Ginagawa ko dyan. Pag ako mag-iwas. Natingin lang ako sa sarili. Pinto yung ubus ko muna. Ako hindi. Parang gusto ko talaga dito. Kasi nasanay ako na parang yung buhay ko. Dito ko na lang magsindi. Yun nga, nakakalimutan. Ano sa namin karoommate, hindi namin karap ngayon dito kasi tulog na ano, napakasipag maglaba. Tapos na ako, diba? Napakasipag maglaba, alas araw-araw naglalaba. Ayun, may sinambay pa nga, inalis lang namin. Yari sa amin yung brief niya. Pero ang kagalingan sa kanya, mga anayon, ay basta na, kahit naglaba siya, talagang pupunasan niya yung side ng aming buong kwarto. Maliit lang naman yung kwarto namin dyan, hindi naman nakaka... Minsan, pag ako, pag sinisipag... Ito, last na mga kanayon sa out of 10 namin na topic. Itong pinaka-the best. Ang... Mabait. 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 Ito.
meron tayong mga palasing ba dyan? Ano nga, mabilis lapitan pag may problema ka. Kaming tatlo lang kasi halos yung talagang super close. Close din naman namin yung sinaming karumit, kaso nga lang, siyempre, hindi naman mapilit na makinom pag ayaw niya. Ikam kasi, once na nagkaya tuloy. Pero minsan, nakakabanding din naman namin siya. Bait yun. Swerte ka pag mga karumit mo ay mga close mo. Oh. Kasi ano, kasi pag kung ba nagkakaisa kayo sa lahat. Halimbawa, may Una, pag meron kang kasama na ganun na yung pagkarating ng dorm. Bet agad higa. Agad higa. Kaya doon na siya kakain sa room, sa bed niya. Siguro, ayaw din lang talaga nila na, siguro kung hindi ka lang yan talaga trip. Wala ka naman na makapag-plastikan pa nga. Ako ha, bilang ako talaga, wala naman ang pinipiling kaibigan, mabayag gusto ko lang akong tatarantaduhin talaga naman. So, yun mga kanayon. Dito ko na natapusin ang vlog na to kasi tapos na rin naman namin na i-discuss about yung mga karanasan namin bilang magkaka-roommate. At kung mayroon pa kayong nais na hindi namin na banggit, edi comment down below nyo na lang. Tapos babasahin ko at makamisan pag nagbanding ulit kami ng mga kanayon ay edi yun, mapapag-usapan namin yung sinabi. So, ito nga pala si Mark. Shoutout ka muna. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout kay Aji. Girlfriend niya. Girlfriend sa yan. Girlfriend ko. Yeah. June. Hi, I'm June. Ilagay ko sila shoutout ng dalawa na yan kasi solid kanayon yan. Shoutout nga pala sa mga anak ko na nasa Pilipinas. Ingat kayo dyan. Lalo na sa panahon ngayon, may COVID tayo. Tsaka kay Liza, sa aking asawa. Yun! Yeah. So yung mga kanayon, kung gusto nyo ma-shoutout, ay mag-comment lang kayo na nagpapa-shoutout kayo para sa susunod namin na vlog, sa shoutout namin kayo. So, paalam na muna. So, peace out and bye-bye!